So guys, ito na kami ngayon sa farm dito sa San Pablo kung saan meron ng mga bunga yung aming kalabasa. So yan oh. Kung titingnan nyo yan. Yung bunga na rin. So ito na yung mga lumaking kalabasa. Ayan oh. Ang ganda oh. So guys, kukuha tayo ng pinaka-usbong ng ano kalabasa. So tuturuan ko kayong magluto ng ginataang kalabasa with usbong. So ayan. Ayan, mga usbong ng kalabasa na po pwede natin gataan, bulang lang. Masarap yung batang kalabasa eh. Sa bulang lang. At saka sa ginataan. Manamis na mis. Hindi katulad nung medyo magulang. Ito guys, medyo maliit lang to. Pwede natin itong ibulang lang. Masarap daw to. Kunin natin. Meron kaming nakitang ano, medyo malaki na. So ito guys, gagataan natin ito mamaya. Tara, gawin na natin ito. So guys, ito na yung ating kalabasa, no? Gagatain na natin siya. Ito yung kinawa natin sa farm. So, bayakan na natin. Yan, maligat yung ating kalabasa. So, one part lang yung gagamitin natin kasi konti lang naman kami. So, ito. Anggalin natin yung laman niya. So, kung ano, pwede tayong gumamit ng kutsara para matanggal yung laman. Yan. Pwede naman gumamit ng kutsara. Pwede rin kamayin nyo na lang. Pero mas mabilis kung kutsara yung gagamitin. Para matanggal natin yung mga buto niya sa loob. Ito na natin balatan. So guys, ito na yung ating kalabasa. Gagataan na natin. Then, nandito yung ating dahon ng kalabasa din. May ibang bulaklak din to, no? Then, nandito yung ating sitaw. And then, yung ating isang tasang gata. So guys, lutuin na natin to.
So we will start cooking ginataang kalabasa with kalabasa leaves and flowers. So, maglalagay tayo ng konting cooking oil. Yan, antayin natin uminit yung ating mantika. So guys, meron akong pinarepare ditong liempo. So nilaga natin to, then hiniwa natin. So lagay natin yung ating liempo. Pwede na natin lagay yung ating garlic. Nilalagay na natin yung ating onion. So guys, yung iba naglalagay ng luya. So tayo hindi na maglalagay kasi I prefer na hindi maglasang luya yung ating ginataan. Pero yung iba kasi mas nasasarapan sila na may luya. Ako kasi mas gusto ko wala. Saka yung iba naglalagay din ng pampaanghang. Mas gusto ko kasi hindi masyadong maanghang kasi may mga anak ako na maliliit, ayaw nila ng medyo maanghang. So lalagay na natin yung kalabasa. So guys, maglalagay tayo ng 1 pork cubes, no? So pampalasa dun sa ating nakalimutan kong ilagay kanina eh. So ngayon ko lang nilagay. Pero okay lang naman. Wala namang kasi, no? Lalagyan natin yung ating sitaw. Ayan. Ngayon maglagay ako ng 1/2 teaspoon ng patis. Depende naman sa nyo, no? Panglasa nyo. Kung gusto nyo medyo maalat-alat, yan. Dagdagan nyo naman. Panin nyo na lang. Taste nyo na lang yung saltiness ng ating ginataan kalabasa. So ilalagay ko muna yung pangalawang gata, no? Yung second squeeze. Inantayin natin umambot yung ating kalabasa at saka yung sitaw. Then after na pagka lumambot na, lalagay na natin yung gata. So yun guys, medyo lumambot na yung ating kalabasa. Then lalagay natin yung ating pinakagataan niya, yung unang gata, no? Ayan, ang baso. Inayaan natin uli na medyo kumulo. And guys, kung gusto niyo na maging mas creamy yung ating kalabasa, yung sabaw, pwede nating durog-durogin yung ano, no? Para yung pinakasabaw niya ay mas sumarap. Mas magiging creamy siya. Ayan. Hindi naman lahat. O yan. Pagkulo niya guys, pwede na yan, ano? Dinamihan ko talaga yung sabaw para mas marami tayong mahigop na sabaw. Parang ano siya, kalabasa soup. Yan, tikman natin, no? Yung pinakalasa niya pagkulo niya, no? Kung kulang sa alat, pwede tayo magdagdag ng asin or yung ating patis. So guys, lalagay na pala natin yung ating dahon, no? Dahon ng kalabasa. So 1 to 2 minutes lang yung pwede na itong
ang oil. Tutu na siya. Ayan. So, ready to serve na yung ating ginataang kalabasa with kalabasa leaves. So, guys, tara, tikman na natin. So, ito na yung ating nalutong ginataang kalabasa with kalabasa leaves and flour. So, tikman na natin ang ating ginataang kalabasa. Ayan, malambot na siya. Saka yung sabaw niya, ang sarap. Creamy-creamy na siya dahil yung ating kalabasa ay ano na, medyo magulang na, malagkit. And at the same time, malambot na. So, nagiging parang sabaw na rin. Umahalo na sa sabaw yung ating kalabasa. So, maganda naman yun, no? Kasi yung ating sabaw magiging creamy na, no? Ayan, no? Masarap na siyang higupin. So, guys, kung mayroon kayong bagong natutunan sa video na to, please like and subscribe to my YouTube channel. Ingat po, and God bless po. Luto na tayo ng ating mga gulay sa tabi-tabi lang na po pwede natin itanim. Doon din kung mayroon kayong mga farm. So guys, ingat po. God bless.